Kasi kung nakikita nyo akong ganito ngayon, this is not me. Hindi ako to. Kasi ganito ako noon. Ganyan kami. Yung pagising mo sa umaga na walang makain, ganyan kami. Yung before kami matulog, titignan ko yung lalagyan ng bigas kung meron kaming iluluto. That's how I was. That's we were. Kasi mahirap lang kami. I came from Pangasinan with 11 children. Ang tatay namin, lasinggo, babaero, sugarol. But I never blame my father. So kung nasa sitwasyon kayong ganyan, never blame. Kundi find ways. Ano ang dapat natin gawin? So at that young age, talagang kung ano-ano ang ginagawa ko, eh, dun sa malinis na paraan. Nagtitinda ng pandesal, nagtitinda ng isda, nagtitinda ng kung ano-ano, mga prutas, at namumulot ng mga bote. Para at least yung bote yun, maibenta mo. Pag maibenta mo, makakabili ka na ng bigas. Kasi nung maliit ako, alam ko kung saan talaga kami papunta. So ano ang ginawa ko? Either naglilinis nga lang, pati mga bahay noon, hanggang high school yun ang ginawa ko. Until after high school, saan ako pumunta ngayon? Pumunta ako sa Maribeles para magtrabaho sa factory. Bakit? Kasi pag nagtrabaho pa sa araw, pwede kang mag-aral sa gabi. Kasi pagdating ng araw, sabi ko, gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo. I really want to go into business. Unfortunately, ito yung pinakamalaking challenges sa buhay ko. Bakit? Yung nanay namin nagkasakit. What happened to her? Okay. Na-diagnose ng lung cancer. So I don't have any choice but to go home para madala ko siya sa hospital. Worst sa amin kasi wala kaming pera. Imagine, dinala ko siya sa hospital from the Seoul, my hometown, to the Gopan City. It took us half day kasi tricycle lang ginamit namin. Kasi wala kaming pangrent kahit jeep. Pagdating mo pa sa hospital, ni ayaw kang tignan ng doktor kasi wala kaming pera. If you are in that situation, how you feel? Imagine yourself, ang pamilya mo, family mo, may sakit, dinala mo sa doktor. Di ba ang sakit nun? Would you like to be in that situation? Ang sabi ko, I will never, ever do this. So, what happened, my mother? After 3 months, she passed away. But before she died, sinabi ko sa kanya, Mami, ibibigay kong lahat ang kagustuhan nyo sa aming mga kapatid. We have 4 younger than me. 3rd year high school, 2nd year high school, 9 years old, 6 years old. Yun ang aking responsibilidad na iniwan ng aming nanay. Nung nailibing na siya, I decided to work in the bank as a janitress. Bakit? Para makasama ko yung mga kapatid ko. Another turning point in my life again. Alam nyo kung anong lumabas? Nakautang yung aming bahay sa bangko. 25,000 principal with the whole interest naging 100,000. I was making 800 peso a month. How can I pay that? Close to foreclosure. Anong gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon for that time? The only way, sabi kong ganon, that's okay, we'll find ways. Kaya ako pumunta sa Canada. I mean Singapore. I work as a domestic helper. I left when I was 19 years old. Okay lang. Kasi walang masama. Okay? Mababayaran na ako na yung aming mga utang sa bangko. At the same time, mapag-aaral ko yung mga kapatid ko at mapag-aaral ko ang sarili ko. Again, meron akong target. Ang target ko noon, I will work there for 4 years as a domestic helper. Para mababayaran ko in 2 years yung utang namin sa bangko. And at the same time, another 2 years, makaipon ako papunta sa Canada. So, tanungin ko kayo, meron ba kayong target sa buhay nyo? Okay? So, yun ang tanong ko rin, ang tanong niya kanina. Ano ang goal nyo for this year and the next 20 years? Kasi ako noon, nung nasa Singapore ako, alam ko na kung ano ang gusto ko. Working as a domestic helper for 4 years in Singapore? Helper, meron akong 1 day a month day off.
So yung day off ko na yon, doon ko pinurso ngayon yung education ko. Because I want to be a business-minded person running my own business, so I have to learn P&L, accounting. Kasi kung may business kayo, di nyo alam accounting, how can you grow your business? Tama? So kailangan yon. So yun ang ginawa ko. One day a month, pinuntahan ko talaga yung school at pinaalam ko ang sarili ko. Not allowed, sabi ng teacher, but you have the desire. So I will accept you and I will help you. So anong ginawa niya? Binigyan niya ako ng 1 month homework. So pagdating ko doon, i-correct niya lahat. At the same time. So I work 7 days a week, 24/7. Imagine that, pag Saturday, Sunday, pupunta pa kami sa kanyang magulang para yun din ang gagawin ko, maglilinis. Cleaning, laundry, ironing, babysitting, tutoring, all those things. Pati cooking, ironing, lahat yun. I go to bed after 11 at night, supposed to be 2, okay? Gigising ko alas 5. Ba't mag-aaral ako from 11 to 1 a.m.? How about you guys? Time is gold. We all have 24 hours a day, tama? But where do we value? Where do we use our time? So yun, sabi din ng lahat ng mga speakers kanina na nakikinig ako, especially cooking. Dapat alam nyo kung saan kayo papunta at saan nyo gagamitin yung oras nyo. Tama o mali. So yun ang ginawa ko. Like look at this, after that, I went to Singapore, Canada. Ang goal ko kanina, sabi ko when I was in Singapore for years, nakaalis ako after 3.5 years. So, above the target ako. Pagdating ko doon, sabi ko, I will be a nanny for 2 years. Kasi yun ang pinasok ko doon. But after 2 years, you can be a open permit na pwede ka nang umalis as a nanny at pwede ka nang mag-apply as a permanent resident. Kasi pag permanent resident ka na, pwede ko nang dalhin yung mga kapatid ko lahat doon. Isn't that great? Sabi ko, kaya ko yan. Kaya during the time I'm working as a nanny, I was working full-time, then doon din ako natuto sa networking. Kasi nagbibenta ako doon ng kitchenwares. Multi-level. So whatever you do, naiintindihan ko kayo kasi ginawa ko yung ginagawa nyo. Kaya ako napag-aral yung mga kapatid ko, napag-aral ko ang sarili ko. And after 2 years, nakuha kong papel ko, I'm able to start my own business. Bakit? Yung sweldo ko sa amo ko, 100% sa bangko. Yung commission ko, yun ang pang arte-arte ko. Sa mga kapatid ko, everything, yun ang ginamit ko. So kayo, kung halimbawa meron pa kayong full-time job ngayon, that's okay. Because that's how you start. Yun ang 100% yung pang support sa family. Pero kung nag-start kayo ng Kyani, 100% of your commission, i-invest nyo, itago nyo. Para meron kayong direction. Pag kaya nyo na, you have enough money to support your business, I mean, that's the best thing. Kasi if you work full-time, magkano lang yung kita nyo? Do you want to work, make that money hanggat tumanda tayo? Or no? Kayo ang makakasagot doon. Ako ayaw ko noon. I want to make my own money. I want, you know, not to worry about money, but money work for me. Yan ang gusto ko noong panahon na yon. So yun ang ginawa ko. Okay? So ngayon, noong after 2 years nag-start na ako ng business, dire-diretso na yon ang naging story ng buhay ko. Hanggang natulungan ko ng mga kapatid ko, lahat sila nandun na. Except yung pare na nandito nagbabakasyon lang na. Nagbabakasyon lang. He's going with us for holiday in Toronto every time na pumupunta kami doon. Kasi he decided to stay in Philippines. And now, noong natapos na lahat yon, okay, mga kapatid ko, that's when I decide to settle down. Okay, to go back fast, okay? Nung umuwi ako dito sa Philippines, itong ginawa namin, selling Philippines. Bakit? Kasi niniwala ako na tayong mga Pilipino, tayo ay magagaling, matatalino, mababait. We are the best, one of the best people in the world. Agree? Yes! Amen? Yes. So, yan yun. So, binibinta namin ang mga kagalingan natin, mga Pilipino, hindi lang dito, but sa buong mundo. How? We want to encourage investors to come and invest in Philippines to create jobs to many. Kaya yung ginagawa namin. It's called Asia CEO Awards and Asia CEO Forum. And we're dealing with the big
dignified people, not only in the Philippines but around the world. So how I'm able to connect with those people? Not easy, right? But they believe on the belief we're doing for our country. Ano ang ginawa kong steps ngayon to be in this position? Okay. Yan, ang sinabi nilang ganon. The future is you guys. If you want and you believe in making Philippines first world, kayo dapat ang gagawa. Hindi lang ako, kundi tayong lahat. Naniniwala kayo dyan? Do you think Philippines can be first world? Because our target is to make Philippines first world 2030. So 2030 is how many years from now? Buhay pa ba tayo nun? Okay. So ngayon tayo dapat sama-sama kapit kamay para at least yung pagbabago na ginagawa ng ating Pangulo. Tama? Okay. At look at what HSBC said. Go to the next. Sabi ng HSBC, 2050. Hindi ako naniniwala dyan. Napakatagal niyan. When I interviewed Duterte, our president, na-interview ko siya. Ang sabi niya sa akin, Rebecca, 2022, Philippines? First world? That's too long. I can promise you, in 6 years, kaya natin. According to him, sabi niya ganon, okay? Ganon ka-strong ang isipan ng ating presidente. But of course, he cannot do it alone. Pero kung lahat tayo, imagine kung lahat kayo maging diamond, not sapphire, diamond! Right? Bakit sapphire? Dahil the highest. You have to shoot for the best, to the highest. Huwag kayong papayag sa gitna. Dapat focus sa pinakamataas, like Cookie. Si Cookie gusto niya doble. Don't triplehin niyo! Right? Kaya niyo yan! Kasi I always believe what you plant in here, it's reality. Tama? Kung ano ang tinanim dito, yun ang nangyayari. Kasi yung sinabi niyang action. Kasi yun din ang ginawa ko. Imagine ako, walang pinag-aralan nung umalis ako, high school graduate. Yun lang. But naniwala ko sarili ko kasi meron akong vision. Malaki ang vision ko. Ang pinakaunang vision ko to help my family. Ang pinaka-second na vision ko to help our country. Kaya ako nandito ngayon. So kayo, ano ang vision nyo? Kailangan meron kayo. Kasi kung wala, paano kayo makakarating? Kung nag-drive kayo, at hindi nyo alam kung saan kayo papunta, paano kayo makakarating? Tama? Exactly the same. What you're so lucky to be here today. Kasi lahat ng halimbawa, lahat ng examples you can bring home na pwede nyong gamitin. And look at this. Ano maginamit ko? Go to the next, please. Okay? Where do you want to go? Ask yourself. Like what Cookie said. Kasi ako noon, when I was a kid, alam ko kung saan ako papunta. After high school, alam ko kung saan ako pamunta. Nung nagtatrabaho ko sa factory, alam ko kung saan ako pamunta. Nung pumunta ako sa Singapore, alam ko kung saan ako pamunta. Nung nasa Canada ko, alam ako sa... Right now, alam ko kung saan ako papunta by making Philippines first world. And that's what we're doing right now. Yes. Kinalimutan ko na ang sarili ko. I'm not doing this for myself, but for all of us. I agree to speak here today because to share my story. Kung paano ko nagawa, paano ko naabot itong sitwasyon na ito. How about you? When can we hear your story? When can you share? When can we hear? When can you inspire our young generations? Kailan din ang time ninyo? Kasi lahat tayo, meron tayong time para i-share yung mga ginagawa natin. And look at this. Go to the next, please. Imagine that. Dapat, number one, alam natin ngayon nasaan kayo. Next, anong gagawin nyo? Next, anong gagawin nyo? Kasi ito ang ginawa ko. Nung umalis ako, anong career ang gusto ko? Tapos after na-hit ko na yon, bayaran ko yung utang ng mga family ko and back home. Pag nabayaran ko, napapatayo ako ng bahay nila, nagawa ko na lahat yun. Napag-aral ko ng mga kapatid ko. And then of course, suddenly sabi ko, it's time for me to settle down. Kaya, yun ang last na pinaka-pongko sa buhay ko, goal sa buhay ko. Kaya nung nag-asawa na ako, ako mismo ang naghanap ng lalaki na gusto kong pakasalan. Richard, can you stand up? Yan ang lalaking pinakasalan ko. Yan. Gwapo ba
Okay ba? Qualified? Of course, pag maghanap kayo ng lalaki, yung qualified. At kung meron tayong i-offer sa kanila, kahit sino ang ating, any man that we want to ask for a date, and we're beautiful, and have something to offer, yung pera, gugustuhin nila yan. Right? Tama? Pero, kung ang ganda-ganda natin at walang pera, ay naku, tatakbo ang mga lalaki sa atin. No way, sasabihin niya. Ganyan na ngayon ang mga lalaki. They're smart. At ginusto ako ng asawa ko kasi alam niyang meron laman yung bulsa ko. Ganun lang yun eh. Okay? And guess what? Yes! Okay. Kahit interviewin nyo yan, totoo yung sinabi ko kasi ako mismo ang naghanap sa kanya, ako ang unang tumawag sa kanya, ako ang nagsabing pakasalan niya ako. Isn't that true, Richard? I asked you to marry me and I called him. He don't even know me because somebody introduced me without him knowing. Because I have qualification by finding a man that I want to marry. Yes, eh, kung dalaga kayo, you have to have qualification, what kind of man you want to marry. And that's what I did. Not bad, ha? Yeah, okay, this is good. So again, okay, let me move forward kasi we don't have enough time. Okay, next, education. Yung ginagawa nyo dito is part of the education about your business. Napakahalaga ito. Next, kailangan yung pag-aralan din lahat about sales. Prospecting, recruiting. Ako pinag-aralan ko lahat. Lahat ng mga training na pwede kong atinan, ginagawa ko. Right now, I go online and learn a lot. Kasi dapat kayong pinaka-the best in what you do. Tama yung sinabi ni Kuko, believe in what you're doing, believe in yourself. When you believe in yourself, you believe in your product. When you believe in that, walang magsasabing mali kayo. Okay? And sinabi din niya, no competition, compete within yourself. Kung halimbawa today, you sell half a million. Hindi, ay, nagawa kong half a million. Bukas kayo, next month kaya, 600,000. So you're competing within yourself. If somebody doing so good, you'll be proud. Tama? So yun lang ang ginagawa ko noon. And that's part of the education that I'm doing. Kahit ngayon, sa aming ginagawang mga events, we do the same thing. What can we do better next? What can we do better next? And that's part of the education. Yan ang mga ginawa ko. So next, ano pa yung sikretong ginawa ko? Gain control of your money. Napakalaki ito. Halimbawa ko, kumikita kayo ng, let's say, 2 million. Ilan ang naiiwan? Ilan ang nagagastos? Ako, sabi ko noon, dapat ito ang gusto ko. Para pag nag-retired ako, at the age, gusto ko nga noon, the age of 55, I want to retire with this amount of money or investment. Totoo ito. If you follow the rules, mangyayari. Do you know na hindi lang yun ang in-expect ko? Over pa. At this age, kung gusto namin mag-retire ng mag-asawa, pwede. Kasi na-achieve na namin lahat yun. Kaya yung oras na namin ngayon, binibigay na talaga namin sa ating country. Kayo, do you want to retire with money? Worried about money? Or money worried for you? Kung saan nyo ilalagay? Kasi kami ngayon, ang ginangyari sa amin, saan kaya namin i-invest to? Ang goal ko, every year, I want to buy a property. So ngayon, meron akong kino-close for this year. Bakit? Right? How you do that? Ba't nanggaling na wala din akong pera talaga? So ngayon yun din ang gagawin nyo. Dapat alam nyo i-control ang pera nyo. Kung lahat ng pera nyo ginagastos nyo, sorry na lang kayo. Kasi pag nag-retire kayo, doon kayo mamomroblema. Don't depend on your children. Don't depend on your family. Ito ang pinakamahirap. Kung lahat ng pera nyo, binibigay nyo sa family nyo, pag may nagkasakit sa inyo, sorry. Na-experience ko yan. Look at my mother. I will never experience ever that again, sabi ko. In 5 years ago, yung kuya namin na-diagnose ng titano kasi natusok ng nail. But luckily, kaming magkakapatid, meron kaming pera. We spend so much money in the hospital. Thankfully, he survived. Pero kung hindi kami nag
work hard, hindi kami nag-ibon, we lost our brother. Okay? So that's a good story na kailangan i-watch nyo ang pera nyo. Saan ko kayo i-invest to? Saan ko dadalhin to? Magkano ikukuha ko sa aking business? Yan, magkakasama yan. At yan ang ginagawa ko. Kaya yung asawa ko, trust me. Okay? So next, can you go next please? Relationship. As also Cookie mentioned, do you work with positive people or negative people? I-build nyo ang relasyon nyo sa mga tao. Kung sinabi nyo, dapat gagawin nyo. Gusto kong kausapin ang, for example, I'm speaking with our president. They trust me. Kaya nung in-invite ko siyang mag-speak sa aming event, pumunta sila. Kaya ngayon, kung in-invite ko ngayon si Ombudsman, naniniwala kasi I build the relationship. Naintindihan nyo? So you need to build your relationship. If you want your business to grow, you need to do that. Huwag tayong mambola. Huwag tayong manloko, kundi yung totoo, from the heart. Nung nagbibenta ako ng mga kaldero, ganun ang ginawa ko. Lagi ko iniisip, bakit ko siya bibentahan ng kaldero? What's in it for her or for him? Nagbenta ako ng insurance, investment. Bakit ko siya binibentahan ng insurance? Is it for me? I want commission? No. Kasi kung binuntahan ko siya ng insurance, alam kong matutulungan ko siya. Investment. At the same time, kung may mangyari sa kanya, matutulungan niya yung kanyang mga family. So how about you? Kung nagbenta kayo ng Kyani, yung as what Cookie said, do you believe that you're helping that person? Kasi kung naniniwala kayo, kahit ano ang sinasabi nila, wala kayong pakialam because you have clean heart. Tama? So dapat yun ang gagawin nyo because that's what I do. And that's how I build the relationship. And that's how you build your relationship with your people, with your team, with everybody. And guess what? If each and every one of you have that relationship, guess what? What will happen in Kyani in 2017? 200 nga lang ba na cars? Or 400? 500! Yes! See? Okay? Because that relationship will start in you. So, naisin nyo ba tao lang na mag-chika-chika kayo? Or talagang tunay na mga prospects nyo? Kasi ako noon, ganyan ginagawa ko. Sabi ko, kung halimbawa ang target ko in a month to sell, let's say at the beginning, $20,000. Remember in a month, I mentioned when I was selling kitchenwares? Ibig sabihin $5,000 a month. So paano ko ihihit yun? Ibig sabihin, I need to meet 5 people presence. But in order to meet 5 people presence, I need to call 20 people. Make sense? Pag nakamit ako ng 5, may maiko-close akong 2 o 3 to hit my $5,000 sale weekly. Ikayo, ilang tao ang kailangan nyong meetin sa isang araw? Dapat meron kayong direction. And yun ang ginawa ko. So from now, the January to December, meron akong roadmap. It's called business plan. Yung mention mo early, business plan. So alam ko sa isang araw, ilan ang mimiting ko para ma-hit ko yung target ko in a month. Tama? So dapat ganun din kayo. Pero, yung kailangan yung meeting talaga qualified. Not just meeting, kasi sayang yung oras nyo. That's part of the work habit na ginagawa ko. Until now, yan ang you know, I'm still following that. Okay. Halimbawa, nagbebenta kayo or you want to recruit someone, but they insult you. How you handle that? I can throw so many things. I got bankrupt. Pero, the most important thing is dapat you believe na it's okay. You learn from it and move forward. Ang pinakamahala, alam nyo yung direction kung saan kayo patungo. Kahit anong nandyan yan, huwag nyong isipin yan. Kahit anong sinasabi sa inyo, huwag nyong isipin as what cookies. Totoo yun. Yun din ang ginagawa ko na hanggang ngayon. Do you believe na hanggang ngayon marami pa rin nagsasabi kung ano-ano about me? But do you think I pay attention? I don't. Because I know my vision. I know my direction. I know what I'm doing, that I'm doing what is right from my heart. And then pinagsama ko. Remember what I said? And then, doon tayo patungo. At kahit if today is my last day, it's okay. I will be at peace. Kasi alam ko na nakagawa tayo ng kagandahan. How about you? If today is your last day, ano ang dapat nyong gawin?
Ano ang gusto niyong sasabihin ng mga tao sa inyo? Yan ang always ask that to yourself. Okay? Kung meron kayong ginagawang tama sa inyong mga negosyo, like Kyani right now, do you know that you can make unlimited income based on you, not based on your recruiter, not based on your boss, but it based in yourself. Tayo, like what we mentioned earlier, personal energy. Tama yan. Kasi ako noon, babalik ako in 2005, why I was diagnosed with brain tumor. I was focused in working. I never looked after myself. I didn't eat healthy, junk food, kain sa labas, no relaxation. Kasi meron akong target noon. I used to be with Mary Kay Cosmetics. I learned a lot from that company. And also MLM, right? And I trust and I respect them very well. Dahil sa kanila, naging ganito ako. But I never really look after myself, right? That's why when I went back to Canada, kasi doon ako dapat ililibing. Doon ko na-realize, oo, sa Canada pa ako ililibing, social, no? Kasi we lost our first child. At doon nilibing, so gusto kong makasama siya. But then, after being in the hospital doon, ang sabi sa akin ng African doctor said, Rebecca, you are the doctor of yourself. Eat healthy, exercise, and relax. That's all you need. Do you know na hindi ako makalakad doon, na hindi ko kayo makikita? At naniwala ako, at yun ang ginawa ko. That's why what you're doing right now, what Kyani's vision and mission, nakita ko yan. Tama din yung sabi na alam nyo. Because kung yan ang purpose nyo, imagine so many people working in call centers. They are not healthy. Live longer to make our country first world. So marami kayong responsibilidad sa ating bansa. Tama? Okay. With that, I would like to show you a short video. Can you turn it on, please? Ang pagmamahalan ng aming magkakapatid, ng aming pamilya. So I learned to work at the young age. Nagtitinda ako ng pandesal sa madaling araw. Nagalinis kami ng bahay nila the weekend in order to make money. Pambili ng pagkain namin. It doesn't matter if you are rich or not. Like us, we didn't have nothing. But why? We are in this position. Because we believe and we work. You raise me up to walk on stormy seas. Life is so short, so we should be happy whatever we experience every day. We value it, we appreciate it. Sige na, isipin mo yung nangyari, yung negative. Learn from it na mas maganda nga nangyari yun. Dahil nangyari yun, you become more smarter, you become more stronger. Naniniwala ako na ang swerte sa palad natin. Pero kung sino hinihintay mo lang yung swerte na yan, mahirap. I don't believe in that. The life story of Rebecca is an inspiration to us Filipinos. You can achieve anything in life as long as you really want it and you do the right way, no shortcuts. We said, do it now. Because if you keep waiting and waiting and waiting, what's gonna happen? So manage your time. I manage my time. Every second, every minute, every hour has meaning. Be the best on what you do. Be the best on what you want to be in life, because that's what I did. So I wish you good luck and wishing you great 2017. Thank you.